Para sa iba'y sadyang nakababaliw ang pag-ibig. Yung tipong lahat ay gagawin nila para sa taong kanilang iniibig. Gagawin nila lahat para hindi mawala sa kanila ang karelasyon nila. Lahat ay hahamakin alang-alang sa kanilang pagmamahalan. Ngunit matatawag pa bang pagmamahal ang isang bagay kung ito ay mali at meron kang ibang taong nasasaktan at naaapakan? Magagawa mo bang tiisin kung ikaw ay nakikihati lamang sa oras, atensyon at pagmamahal? Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo Papa Dudut. Uunahin ko na po nabatiin ang mga nakikinig sa inyong programa. Ang kwentong ito ay matagal nang nangyari at sa ngayon ay wala ako sa sitwasyon na mapapakinggan ninyong lahat. Tatanggapin ko rin ang lahat ng masasakit na salita na pwedeng ibigay sa akin ng mga listeners mo. Bago ko simulan ang kwento ko ay hayaan ninyong itago ko ang pagkatao ko sa pangalang Yumi. 32 years old na ako sa ngayon at meron ng asawa at anak. Pero hindi po tungkol sa kanila ang ikukwento ko kundi sa nagawa kong katangahan. Maraming taon na ang nakakalipas. Hindi ko ito i-share kasi proud ako kundi gusto kong magbigay ng aral sa mga kababaihan na maging matalino pagdating sa larangan ng pag-ibig. High school lamang ang natapos ko, Papa Dudut. Aaminin ko na naging pasaway ako noong kabataan ko. Tamad ako mag-aral at mahilig makipagbarkada. Sakit sa ulo ako ng tatay at ng nanay ko. Hindi nila ako napapasunod hanggang sa sumuko na sila na pag-aralin ako. May kaya naman ang pamilya ko. Pero dahil sa pagiging pasaway ko ay mas pinili nila na ikulong na lamang ako sa bahay kesa sa mapariwara ako o kaya ay mabuntis ng maaga. Nagrebelde ako at nang magkaroon ako ng pagkakataon ay tumakas ako sa bahay namin at sumama sa dalawa kong kaibigan na babae sa ibang lugar. 22 years old pa lamang ako nang mangyari yon. Wala akong kaalam-alam sa lugar na aming pinuntahan. Nakituloy kami sa bahay ng isa kong kaibigan habang naghahanap kami ng trabaho. Maliit lamang ang bahay nila at hindi gusto ng nanay ng kaibigan namin na nakikisiksik kami roon. Araw-araw ay nagpaparinig ang nanay ng kaibigan ko sa amin na pabigat kami. Tiniis ko ang bagay na yon kasi wala naman akong ibang mapupuntahan. Ayoko rin na bumalik sa bahay namin dahil panigurado na ikukulong lamang ako ng mga magulang ko sa bahay. Nakahanap ako ng trabaho sa isang maliit na restaurant. Tagahugas ako ng pinggan at doon ko na experience ang sobrang hirap ng pagkita ng pera. Nangungulubot na ang kamay ko kasi palaging nababasa. Araw-araw ay sumasakit ang likod ko dahil sa palagi akong nakatayo. Lahat ng yon ay tiniis ko para sa kakarampot na sweldo. Hindi rin ako nagtagal sa trabaho ko na yon kasi hindi ko na kinaya pa. Nag-awol ako at nang malaman yon ang kaibigan namin ay galit na galit siya sa akin. Napaka-arte ko raw kung umasta ko ay para akong mayaman at nakapagtapos ng college. Ang mga kagaya ko raw ay hindi dapat nag-iinarte sa trabaho. Hindi na ako nakatiis at sinagot-sagot ko ang nanay ng kaibigan ko. Nagka-pisikalan pa nga kami, pati kaibigan ko ay nagalit sa akin. Wala nang dahilan para manatili pa ako sa bahay nila kaya nang araw din na yon ay umalis na ako sa kanila. Wala akong mapupuntahan, Papa Dudut. Sumagi sa isipan ko na bumalik na sa amin pero nanaig ang kagustuhan ko na huwag magpakontrol sa mga magulang ko. Kaya hindi ako sumuko kahit na hindi ko alam ang aking gagawin. Dalawang gabi akong natulog sa lansangan. Takot na takot ako kasi baka may masamang mangyari sa akin lalo na at babae ako. At walang kaalam-alam sa lugar na yon. Ang perang meron ako ay ginastos ko lamang sa pagkain at tubig. Palakad-lakad lamang ako. Hanggang sa may nakita akong isang videoke bar na may nakapaskil sa labas at naghahanap sila ng waitress. Kahit na wala akong dalang bio data ay nag-apply pa rin ako. Naawa naman yung babaeng may-ari sa akin nang sabihin kong wala akong tirahan kaya tinanggap na niya ako kaagad.
Pumayag din siya na tuwing umaga ay pwede akong sa video kay bar tumuloy hanggang sa kaya ko nang mangupahan ng apartment o kaya ay mag-boarding house. Kumpara sa una kong trabaho ay mas nadalian ako sa trabaho ko sa video kay bar. Kukuha lang ako ng order at magsaserve. Kailangan ko nga lang magsuot ng sexy na damit na halos kita na ang kaluluwa ko. Karamihan kasi sa mga nagpupunta sa video kay bar ay mga lalaki. Pang-akit din yon para mas dumami pa ang mga customers gabi-gabi. Pakaramdam ko noong una ay nababastos ako ng mga lalaki kapag sinisipulan nila ako o kaya ay tinitingnan na may kasamang pagnanasa. Pero nang nagdalawang buwan na ako sa trabahong yon, ay wala na sa akin yon. Iniisip ko na lamang nakasama yon sa trabahong pinasok ko. At hanggat hindi naman nila ako ginagawa ng labag sa aking kalooban ay wala akong dapat na ikabahala. Ang importante ay meron akong trabaho at kumikita ako ng pera. May ilang lalaki na niligawan ako habang nasa video kay bar ako. Pero hindi ko sila binibigyan ng pansin, Papa Dudut. Nakafocus ako sa aking trabaho at palagi kong sinasabi sa sarili ko na hindi pa ako pwedeng makipagrelasyon ulit dahil magiging malaking sagabal ang lalaki sa aking trabaho. Hindi pa ako ready ulit na pumasok sa isang relasyon tapos ay ma-stress lamang ako sa mga kalokohan ng mga lalaki. Nag-isang taon na ako sa video kay bar nang makilala ko si Miguel. Matanda siya sa akin ng 3 taon, ako ang kumuha ng order nila ng mga kasama niya at nagkatitigan pa kaming dalawa. Nagwapuhan ako sa kanila lalo na nang kumanta siya. Maganda ang boses niya, nang mag-bill out na sila ay ako pa rin ang kumuha ng bayad nila. Nagbigay siya ng tip sa akin na 200 pesos. Hindi ko alam kung bakit kinilig ako kay Miguel sa simpleng gesture niya na yon. Aaminin ko na nagkagusto agad ako sa kanya at umasa pa ako na sana ay magpunta ulit siya sa video kay bar na yon. At nangyari naman yon, Papa Dudut, 2 gabi simula ng una kong nakita si Miguel ay bumalik siya at sa pagkakataong yon ay mag-isa lamang siya. Inunahan ko yung isang waitress sa pagkuha ng order ni Miguel. Sobra akong kinilig kasi natandaan pa niya ako. Nag-request siya sa akin na baka pwedeng niya akong i-table. Nakatanggap ako ng ganong offer sa ilang customer pero yun ang first time na parang gusto kong tanggapin yon. Pero sa huli sinabi ko pa rin sa kanya na hindi ako tumitable. Hindi kasi yon kasama sa trabaho ko. Pagkakuha sa order ni Miguel ay umalis na ako. Ako na rin ang nag-serve sa kanya. Bumalik na ako sa kitchen para hintayin ang iba pang order na kailangan kong iserve. Bigla ako nilapitan ng may-ari ng bar na si Ate Jolens. Aniya, tumable ako sa isang lalaki na nirequest ako. Huwag na raw muna akong mag-waitress para sa gabing yon. Ang unang pumasok sa akin ay si Miguel kaya pumayag ako, Papa Dudut. Inihatid ako ni Ate Jolens sa lalaking tinutukoy niya at hindi nga ako nagkamali na si Miguel ang lalaking yon. Doon na kami nagpakilala sa isa't isa. Nagbayad pa ako ng extra sa boss mo para pumayag na tumibol ka sa akin. Huwag ka mag-alala kasi gusto ko lang ng kasama. Ang lungkot kasi mag-isa lang ako, ang sabi ni Miguel. Sorry kung tumanggi ako nung una, sir, ha. Hindi kasi kasama yon sa trabaho ko. Nahihiya kong sagot. Walang problema yon sa akin. Saka sa totoo lang eh, nakuha mo ang atensyon ko. Yumi? Ang ganda-ganda mo. Bata ka pa siguro, ang sabi ni Miguel. Sinabi ko kay Miguel ang edad ko. Naging magaan kaagad ang loob ko sa kanya kaya pati ang buhay ko ay naikwento ko sa kanya. Inimok niya akong bumalik sa amin pero sinabi ko na sa time na yon ay wala pa akong balak na bumalik sa bahay namin dahil nakakaya ko pang ako lamang. Ang sabi ni Miguel ay mahirap ang mabuhay nang walang kasama. Paano raw kapag nagkaroon ako ng sakit o may mangyari sa akin? Kung ayaw ko pa raw bumalik sa amin dapat ay mag-boyfriend na lamang ako. Ipinaalam ko sa kanya na wala akong balak na magkaroon ng boyfriend ng time na yon. Okay na sana ang lahat hanggang sa napansin ko ang suot niyang singsing. Tinanong ko kay Miguel kung wedding ring ba yon. Pabiro ang tanong ko at umasa ako na hindi yon isang wedding ring.
Pero ganoon na lamang ang paguhon ng aking mundo ng aminin ni Miguel na meron siyang asawa at isang anak. Medyo hindi lang daw sila magkasundo kaya lumalabas-labas siya at nagpupunta sa ganong lugar. Sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong pigilan ang nararamdaman ko para kay Miguel kasi pamilyado na siya. Okay lang na magka-crush ako sa kanya pero hanggang doon lang. At hindi na pwedeng mag-level up pa pero totoo nga yata ang kasabihan. Na habang pinipigilan mo ang totoo mong nararamdaman ay aalagwa ito, Papa Dudut. Mas lalo pa ako nahulog kay Miguel dahil sa madalas na siya sa videoke bar. Pati number ko ay kinuha na niya at naging madalas na ang pagte-text at tawagan namin. Isang araw tinanong ni Miguel kung kailan ang araw na wala akong pasok. Nang sabihin ko sa kanya ay inaya niya akong manood ng sine. Libre niya raw, Papa Dudut. May movie kasi siyang gustong panoorin at gusto niya ay meron siyang kasama. Sinabi ng utak ko na huwag akong sumama pero kabaliktaran ang gusto ng puso ko. Nanalo ang puso ko, Papa Dudut. Sumama ako kay Miguel sa panonood ng sine. Last full show na kami kaya medyo late na nang kami ay lumabas ng sinehan. Naganap kami ng pwedeng makakainan pero walang nagustuhan si Miguel sa mga kainan na nakikita namin sa daanan. O baka sinadya niya talaga na walang magustuhan dahil meron siyang ibang plano. Hanggang sa sinabi niya na mag-check-in na kami sa isang motel dahil gabi na. Wala na raw kaming masasakyan pa uwi. Hindi ako inosente sa mga ganong bagay at alam ko ang mangyayari kapag sumama ako kay Miguel sa motel. At dahil sa gustong gusto ko si Miguel kahit meron na siyang asawa ay sumama ako sa kanya sa isang motel. Nag-order na lamang siya ng pagkain na available sa motel na aming pinuntahan. After na kumain ay nahiga na kami at naging malikot ang kamay ni Miguel. Nung una ay umaayaw pa ako at pinapaalala ko na meron siyang asawa pero desidido talaga si Miguel na may mangyari sa aming dalawa. Sa huli ay bumigay na ako, Papa Dudut. Nangyari na ang hindi dapat na mangyari. Miguel, mali na may nangyari sa atin, may asawa ka. Nakakakonsensya na naging marupok ako. Malungkot kong sabi kay Miguel matapos ng aming pagniniig. Ang totoo ay mahal na kita, Yumi. At ang gusto ko ay magkaroon tayo ng relasyon kung papayag ka. Kukuha ko ng isang apartment para doon ka tumira. Doon na lang kita pupuntahan. Seryosong sabi ni Miguel sa akin. Nagdalawang isip ako sa offer na yon ni Miguel. Nagulat din ako na may gusto rin pala siya sa akin. Sinabi ko kay Miguel na bigyan niya ako ng isang linggo na mag-isip. Huwag muna siyang magpapakita sa akin at huwag muna kami magte-text. Ang totoo ay gusto ko lang malaman kung mami-miss ko ba si Miguel o hindi. Baka kasi hindi ko naman siya mahal. Yun na yata ang pinakamabagal na isang linggo sa buong buhay ko, Papa Dudut. Miss na miss ko na si Miguel kaya naman nang magkita ulit kami sa videoke bar. Ay sinabi ko na kay Miguel na pumapayag na akong makipagrelasyon sa kanya. Sobrang saya niya at kahit maraming tao sa paligid ay hinalikan niya ako. Alam kong mali ang pumatol ako sa isang lalaki na meron ng asawa pero nang time na yon kasi ay hindi pa ako nag-iisip ng maayos. Ang gusto ko lang ay maging boyfriend si Miguel at may paramdam namin sa isa't isa ang aming pagmamahal. Tinupad naman ni Miguel ang ipinangako niya sa akin. Itinira niya ako sa isang one-bedroom apartment. Hindi ko na kailangan ng magtiis na tumira sa videoke bar. Binilhan niya rin ako ng mga kailangan kong kagamitan ng paunti-unti. Pero hindi pa rin ako huminto sa pagtatrabaho sa videoke bar. Nagkaroon kami ni Miguel ng usapan na hindi na ako pwedeng tumibol sa kahit na sino. Nung una ay masayang masaya ako kasi naging kami na ni Miguel. Hindi ko pa masyadong naiisip na meron siyang asawa at anak. Ang nasa utak ko lang ay kaming dalawa at ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Isang gabi nilapitan ako ng katrabaho ko na waitress na si Charlene. Siya lamang ang naging kaibigan ko sa videoke bar na yon. Napansin niya pala na ako ang palaging tinitable ni Miguel. Binalaan niya ako na meron na itong asawa.
Tinawanan ko si Charlene at inamin ko sa kanya na boyfriend ko na si Miguel at alam ko rin na meron na itong asawa. Naloloka ka na ba, Yumi? Pumatol ka kay Miguel? Pumayag kang maging kabit? Hindi makapaniwalang tanong ni Charlene. Oo, alam kong kabit ako pero nagmahal lang naman ako eh. Saka mahal din ako ni Miguel. Siguro naman ay meron siyang plano para hindi ako habang buhay na kabit, katwiran ko. Siguro sinabi man ni Miguel sa iyo na meron siyang ganitong plano? Tanong ni Charlene. Wala naman siyang sinabi pero base sa kilos at pinapakita niya sa akin ay mukhang meron naman. Nag-aalinlangan kong sagot. Diyos ko, Yumi, hindi naman pala nanggaling mismo kay Miguel pero ikaw ang bahala, hindi kita support sa kagagahan na yan ha. Kaya bibigyan na kita ng babala na habang maaga pa ay tigilan mo na yan. Walang magandang kahihinatnan yan. Ako na nagsasabi sa iyo, ang payo ni Charlene sa akin. Hindi ako nakinig sa sinabing iyo ni Charlene. Mas naniwala ako sa kung ano ang nararamdaman ko, Papa Dudut. Palagi kong sinasabi sa sarili ko na masaya naman ako kay Miguel. Kaya bakit ko siya hihiwalayan? Saka ginagalingan naman namin sa pagtatago sa asawa niya ng relasyon namin kaya wala akong dapat na ikabahala. Sa tuwing nagpupunta si Miguel sa apartment ay inaalis ko sa isipan ko na meron siyang asawa. Iniisip ko na ako lang ang babae sa buhay niya. Kapag kasi iniisip ko na meron siyang asawang inuuwian ay nai-stress lamang ako. Palagi ring ipinaparamdam sa akin ni Miguel ang pagmamahal niya. Feeling ko nga ay isa akong prinsesa sa tuwing magkasama kami. Ipinagluluto pa niya ako kasi mahusay siyang magluto, Papa Dudut. Sa pagtagal ay mas lalong tumindi ang pagmamahal ko kay Miguel. Yung tipong ayoko nang mawala siya sa buhay ko at tuluyan ko nang tinanggap ang pagiging isang kabit. Masama mang pakinggan pero aminado naman ako na ganun talaga ang dapat na itawag sa akin. Kabit, maninira ng pamilya, mang-aagaw, nakikihati. Pagtungtong ng relasyon namin ni Miguel sa 7 buwan ay doon ko na siya naisipan na tanungin kung ano ba ang plano niya sa aming dalawa. Anong plano bang tinutukoy mo? Tanong ni Miguel. Plano? Kagaya ng habang buhay na lang ba akong kabit? Sabi mo ako ang mahal mo at hindi ang asawa mo na si Rhea. Kaya nag-i-expect ako na meron kang plano para sa ating dalawa. Wala ka bang planong hiwalayan ang asawa mo para maging legal na tayo? Medyo nagtatampo kong turan. Nakakapagtampo na sasagot ni Miguel ay mukhang wala talaga siyang plano para sa aming dalawa. Yumi, alam mo naman na bata pa ang anak namin ni Rhea, hindi ba? Hindi pa kaya ng utak ng bata na maghiwalay kami ng mama niya. Saka importante pa ba ang planong sinasabi mo? Hindi ba okay naman tayo sa ganito tayo? Masaya lang at alam natin na mahal natin ang isa't isa. Madamdaming pahayag ni Miguel. Naintindihan ko si Miguel sa parting yon, Papa Dudut. Tama siya. Magiging makasarili ako kung pati ang pagiging ama niya sa anak niya ay sisirain o aagawin ko. Iniisip ko pa ng panahon na yon na may tamang oras para sa aming dalawa ni Miguel. Yung oras na magiging tama na ang lahat para sa aming dalawa. Kaya ang ginawa ko ay ninamnam ko na lamang ang bawat araw at moments na magkasama kami ni Miguel. Palagi kong sinisigurado na nasusulit namin ang bawat minuto na magkasama kami. Kasi hindi namin sure kung kailan siya ulit makakatakas sa kanyang asawa. Minsan ay naitanong ko kay Miguel kung hindi ba nakakahalata ang asawa niya na meron siyang ibang babae. Hindi raw. Mahina raw makakutob ang asawa niya at abala rin ito sa anak nila at sa business na pinapatakbo nito. Wala na raw time ang asawa niya para magduda. May mga pagkakataon na naiisip kong makipagkita kay Rhea ang asawa ni Miguel. Gusto kong kung ako na mismo ang magsabi sa kanya ng tungkol sa amin ni Miguel. Para magkagulo na sila dahil doon din naman hahanto ang lahat. Gusto ko na kasi na magkagulo sila Miguel at Rhea para magkaroon na ng chance kami ni Miguel na maging legal. Feeling ko kasi habang hindi pa nalalaman ni Rhea ang lahat, ay mas tatagal pa bago ako may pagmalaki ni Miguel.
Ngunit kapag naiisip ko ang magiging reaksyon ni Miguel kapag ginawa ko yon, ay umuurong ako. Baka magalit ng sobra si Miguel sa akin at yon pa ang maging dahilan para iwanan niya ako. Hindi ko naman yon kayang mangyari, Papa Dudut. Palagi ko na lamang ipinapaalala sa sarili ko na maging masaya kung ano kami ni Miguel. At darating din ang araw na hindi na niya ako kailangang itago pa. May pagmamalaki rin namin ang aming pagmamahalan at hindi na ako matatawag na kabit. Hindi kami nakapag-celebrate ni Miguel ng aming first anniversary sa mismong date dahil sumakto yon sa birthday ng anak nila ni Rhea. Tinanggap ko na lamang na bawat anniversary namin ay hindi kami makakapag-celebrate sa eksaktong date dahil sa kanyang anak. Kinabukasan pa kami nag-celebrate, kumain kami sa labas at binigyan niya ako ng bulaklak. Niregaluhan niya rin ako ng isang shoulder bag na nagustuhan ko. Masaya naman ako ng araw na yon kahit late na kaming nakapag-celebrate. Isang gabi habang nasa video kay bar ako ay may napansin akong babaeng kausap ni Ate Jolens sa labas. Napansin ko na namumugto ang mata ng babae. Maya-maya nga ay nagsisigaw na yung babae at ipinagsisigawan niya na lumabas yung kabit ng asawa niya. Bigla akong kinabahan, Papa Dudut. Naisip ko na baka si Rhea yon. Kahit sa picture kasi ay never pang naipakita ni Miguel sa akin ang itsura ng asawa niya. Maganda yung babaeng sumisigaw, mistisa, pero kulang sa ayos. Napaalis din naman yung babae at parang nahiya na rin kasi marami na ang taong nanonood sa kanya. After ng closing ng video kay Bar ay pinatawag ni Ate Jolens ang lahat ng babae para kausapin. Kanina ay may babaeng naghahanap dito ng kabit ng asawa niya. Miguel daw ang pangalan ng asawa ng babae. Meron ba sa inyong girlfriend ng Miguel na yon? Seryosong tanong ni Ate Jolens. Nagkatingin ang kami ni Charlene at pinanlakihan ko siya ng mata at baka ibuko niya ako kay Ate Jolens. Lahat kami ay sumagot ng wala. Hindi ko inamin kay Ate Jolens na ako ang hinahanap ng kabit ng babae. Ang ayaw ko sa lahat ay nakakaladkad sa skandalo ang video kay Barco. Alam ko na nandito ang kabit na hinahanap ng babae na ayaw lang umamin. Kaya kung sino man sa inyo ang kabit ni Miguel ay mag-isip-isip ka. Kapag nalaman ko kung sino ka ay pasensyahan tayo pero tatanggalin kita sa barko. Hindi ko tinotolerate ang ganyang kalandian. Medyo galit na tura ni Ate Jolens. Natakot ako sa mga sinabi ni Ate Jolens, Papa Dudut. Napakalaki ng mawawala sa akin kapag nawala ako sa video kay Bar. Ang hirap pa namang maghanap ng trabaho lalo na sa kagaya ko na hindi nakapagkulehiyo. Hindi naman lahat ng gasto sa apartment ay si Miguel ang nagsushoulder. Siyempre nahihiya rin akong iasa ang lahat sa kanya kaya may mga ginagastos din ako doon. Matapos kaming kausapin ni Ate Jolens ay si Charlene naman ang kumausap sa akin. Tinatanong niya kung kami pa rin ni Miguel. Ang sabi ko ay oo. At wala kaming balak na maghiwalay. Nasabihan patuloy ako ni Charlene na tanga kasi pumayag akong maging isang kabit. Ang dami raw lalaking nagkakagusto sa akin pero nagtsatsaga ako sa may sabit na. FYI lang Charlene, hindi ako nagtsatsaga kay Miguel. Bukal sa loob ko ang mahalin siya. Saka ano bang magagawa ko kung sa kanya tumitibok ang puso ko, ang turan ko? Titibok pa ba yung puso mo kapag nawalan ka na ng trabaho at kumakalam na yung sikmura mo? Naku ka Yumi ha, seryosohin mo ang sinasabi ni Ate Jolens. Galit kasi yun sa mga kabit kasi pinagpalit siya ng asawa niya sa ibang babae, sambit na Charlene. Hindi naman ako pababayaan ni Miguel kung sakaling mawalan ako ng trabaho. Saka marami pang ibang trabaho dyan. Hindi siguradong sabi ko. Bahala ka na nga sa buhay mo basta hindi kita mapoprotektahan once na malaman ni Ate Jolens yung pagiging kabit mo ha. Pasensyahan na lang tayo. Nag-aalalang wika pa ni Charlene. Hindi ko ipinakita kay Charlene na nabahala ako, Papa Dudut. Kay Miguel ko sinabi ang bagay na yon. Sinabi ko sa kanya na sumugod sa video kay Bar si Rhea at hinahanap ang kabit ni Miguel. Nagulat si Miguel dahil okay daw sila ni Rhea. Wala siyang kaalam-alam na may alam na pala si Rhea tungkol sa pagkakaroon niya ng ibang babae.
Ani ni Miguel ay mukhang nag-iipon pa ng ebidensya si Rhea bago siya kumprontahin. Wala raw siyang kaalam-alam na naghihinala na pala ang asawa niya. Nakita ko ang takot kay Miguel. Alam ko na hindi niya inasahan na malalaman din ni Rhea na meron siyang kabit. Tinanong ko si Miguel na paano kung tuluyan nang mapatunayan ni Rhea na meron siyang ibang babae. Kung iiwanan na ba niya ako? Ang sabi ni Miguel ay hindi niya ako iiwanan. Gagawin daw namin ang lahat upang huwag magkaroon ng ebidensya si Rhea. Ang sabi pa ni Miguel, kung sakali na isang araw ay tanungin ako ni Rhea kung meron ba kaming relasyon ay huwag na huwag akong aamin. Sinabi ko sa kanya na hindi talaga ako aamin kasi mawawalan ako ng trabaho sa videoke bar. Upang mabura ang mga hinala ni Rhea ay naisip ni Miguel na huwag muna kaming magkita. Paraan na rin yon upang maprotektahan ako dahil hindi niya alam kung ano ang magagawa ni Rhea sa akin sa oras na malaman nito na ako ang kabit ni Miguel. Sasabihin ko na rin daw kay Charlene na wala na kami ni Miguel para hindi ako maalis sa aking trabaho. Sa madaling salita ay gusto ni Miguel na magpalamig muna kaming dalawa hanggang sa mawala na ang hinala ni Rhea sa kanya. Papa Dudut, para sa akin ay napakahirap na hindi kami magkita ni Miguel. Tapos ay hindi ko pa alam kung gaano katagal yon. Nasanay kasi ako na nakakasama ko siya ng 2 o 3 beses sa isang linggo. Tapos sa isang iglap ay naging ganon ang setup namin. Umiyak pa nga ako bago umalis si Miguel ng apartment dahil alam kong matatagalan bago ko siya makita. Mahigpit ko siyang niyakap na parang ayoko na siyang pakawalan. Nangako naman siya sa akin na hindi niya ako pababayaan. Siya pa rin ang magbabayad sa apartment namin basta ako raw muna ang bahala sa ibang gastos. Kung magkakaroon naman daw ako ng problema ay sa number niya na kami lang ang nakakaalam ako magte-text. Text lang daw ang gawin ko at huwag na huwag akong tatawag at baka si Rhea ang makasagot. Inisip ko na lang ng panahon na yon na ako ang mahal ni Miguel at hindi si Rhea. Palagi kong iniisip na magiging maayos din ang lahat sa amin ni Miguel at magkakasama rin kami nang hindi namin kailangan pang magtago. Akala ko nung una ay hindi magiging matagal ang hindi namin pagkikita ni Miguel. Yan ang palagi kong iniisip para hindi ako masyadong malungkot at mainip sa paghihintay. Ngunit nang umabot na ng 1 buwan na hindi kami nagkikita ni Miguel at wala siyang reply sa mga text message ay doon na ako nag-isip ng kung ano-ano. Isa sa mga naisip ko ay baka hindi na ako mahal ni Miguel at nagkaayos na sila ni Rhea, tapos ako ay naghihintay sa wala. Sobra akong na-paranoid, Papa Dudut. Halos hindi na ako makatulog sa kakaisip kay Miguel. Kahit na sa trabaho ako ay nakatulala ako kasi siya ang laman ng isipan ko. Napansin na ngayon ni Ate Jolens na wala ako sa sarili ko habang nagtatrabaho, kaya pinauwi muna niya ako at baka raw kung ano pang kapalpakan ang magawa ko. Kinaumagahan ay pumunta si Charlene sa apartment ko para kausapin ako. Tinanong niya kung ano ang problema ko. Ayoko sanang sabihin sa kanya ang totoo kasi nangako ako kay Miguel na hindi ko sasabihin sa kahit na sino ang tungkol sa amin. Sinabi ko na rin kasi noon kay Charlene na wala na kami ni Miguel. Pero dahil sa pakiramdam ko ng sandaling yon na baka masiraan na ako ng ulo kapag wala akong napagsabihan, ay inaming ko na rin kay Charlene ang katotohanan. Gaya ng inaasahan ay nagalit siya sa akin, Papa Dudut. Gaga ka talaga kahit kailan? Kayo pa rin pala ng Miguel na yon, tapos ngayon umiiyak ka kasi hindi na nagpaparamdam sa'yo ng 1 buwan ang jowa mo? Napapailing na wika ni Charlene. Kailangan lang daw namin gawin ito hanggang sa mawala na ang pagdududan ni Rhea. Nakita mo naman si Rhea nung sumugod sa videoke bar, hindi ba? Nakakatakot siya, parang kayang-kaya niyang manakit eh ang turan ko. Alam mo pala, kaya tigilan mo na yang si Miguel, Yumi. Kapag bumalik siya ay sabihin mong ayaw mo na. At kung nag-aalala ka sa titerhan mo ay doon ka na lang sa apartment namin. Tamang tama, paalis na yung isa naming kasama. Ikaw ang pumalit sa kanya, ang sabi pa ni Charlene. Umabot na sa mahigit na 2 buwan na walang paramdam si Miguel, Papa Dudut. Nagtapang-tapangan ako sa pag-text sa kanya na ayoko na at nakikipag-break na ako sa kanya.
Tinanggap ko ang offer ni Charlene at umalis na ako sa apartment namin ni Miguel. At lumipat na ako kina Charlene sa pag-asang makakalimutan ko na si Miguel. Natuwa si Charlene sa desisyon kong yon at hinikayat niya akong ipagpatuloy lang ang paglimot ko kay Miguel. At kapag nakapag-move on ako ay sinigurado niya na makikilala ko na ang tamang lalaki para sa akin. Yung hindi na raw kailangan na makihati pa. Pero sa ginawa kong yon ay alam ko na niloloko ko ang sarili ko. Kahit na anong kasing gawin ko ay mahal na mahal ko pa rin si Miguel. Dumating na ako sa punto na gustong gusto ko na siyang makita. Kapag umiiyak ako ay hindi ko ipinapakita kay Charlene dahil alam ko na magagalit siya sa akin. Isang araw habang nasa video kay Bar ako ay nagulat ako nang nakita ko si Miguel. Kinawayan niya ako nang nakita niya ako at pinalapit niya ako. Ayoko sanang lumapit sa kanya dahil sa kinakalimutan ko na nga siya pero traidor ang puso ko, Papa Dudut. Hindi ako nakatiis at nilapitan ko si Miguel. Ganun ba ang pagkakakilala mo sa akin, Yumi? Nangiiwan sa ere? Hindi ba pwedeng inalis ko muna mga duda ni Rhea at kinukuha ko ulit ang tiwala niya para makapagkita na ulit tayo kagaya ng dati? Umalis ka pa sa apartment natin at nakipaghiwalay ka sa akin. Nagtatampong sabi ni Miguel. Magtatatlong buwan kang walang paramdam. Anong gusto mong isipin ko? Halos mabaliw ko sa kakaisip sa iyo, Miguel. Naluluha kong sabi. Ipinaliwanag ni Miguel ang mga nangyari. Kagaya ng sinabi niya ay inayos niya lang ulit ang tiwala ni Rhea sa kanya. Medyo natagalan dahil sa nahirapan siya. Kaya aniya ay magkabalikan na kami. Nakipagbalikan naman ako kay Miguel nang hindi na ako nag-isip pa. Nang malaman yon ni Charlene ay nagalit siya sa akin. Bumalik na rin ako sa apartment namin ni Miguel at nag-resign ako sa videoke bar dahil nagbanta si Charlene na isusumbong ako kay Ate Jolens. Pinutol ko ng ugnayan ko kay Charlene at mas pinili ko si Miguel. Naghanap ako ng ibang trabaho at nakapasok ako sa isang fast food bilang isang crew. Nung una ay halos araw-araw akong pinupuntahan ni Miguel hanggang sa naging madalang na ulit ang pagbisita niya sa akin at bumalik na ulit doon sa isang buwan siyang walang paramdam sa akin. Napapraning na naman ako, Papa Dudut. That time ay alam ko na kung saan nakatira si Miguel at may parte ng utak ko na naguudyok na puntahan siya pero pinipigilan ko ang aking sarili. Ngunit isang araw ay bumulaga si Miguel sa apartment. Magagalit sana ako sa kanya kasi matagal siyang hindi nagpakita pero nang sabihin niya na magde-date kami sa Tagaytay ay nawala na ng parang bula ang galit ko at napalitan niyo ng kilig. Nakabili na rin pala siya ng motor kaya yun ang ginamit namin paakyat ng Tagaytay. Kumain kami at namasyal. Kapag daw madilim na ay hahanap kami ng pwede naming tuluyan para magkaroon kami ng intimate moment. Kumakain kami sa isang kilalang bulaluhan nang magpaalam saglit si Miguel para i-check ang motor niya. Pero ang mabilis sa sinasabi niya ay inabot na ng halos 15 minutos kaya nagtaka na ako. Dahil sa bayad na ang aming mga kinain ay umalis na ako sa table namin para sundan si Miguel sa parking area ng kainan. Malapit na ako sa parking area nang nakita ko si Miguel na kinakausap ni Rhea. Malakas ang boses ni Rhea, Papa Dudut. Dinig ko na sinundan pala ni Rhea si Miguel at nakita nito na meron itong babaeng kaangka sa motor. Pinagsampal ni Rhea si Miguel habang pilit itong pinipigilan ni Miguel. Natakot ako sa mga nakita ko pero gusto ko pa rin tulungan sana si Miguel laban sa asawa niya. Hahakbang na sana ako palapit sa kanila pero bigla akong naubusan ng tapang. Kaya ang ginawa ko ay umalis na ako sa lugar na yon kahit labag sa aking kalooban. Nag-commute na lamang ako pa uwi sa apartment. Hindi ko alam ang mararamdaman ko ng time na yon, Papa Dudut. Sa nakita kong ginawa ni Rhea ay na-realize ko na hindi basta-bastang asawa si Rhea. Talagang ipaglalaban niya ng patayan si Miguel. Pero sinabi ko sa aking sarili na hindi dapat ako panghinaan ng loob. Mahal ko si Miguel at ako ang mahal niya. Talagang yon ang aking pinanghawakan para mas lalo akong hindi sumuko kay Miguel. Inabot na naman ang isang buwan na hindi nagparamdam si Miguel sa akin.
Panay ang text ko sa number niya na kami lang ang nakakaalam pero wala akong reply na nakukuha. Naisip ko na isa lang ang cellphone ni Miguel at baka yung isang number niya ang ginagamit niya. Sa sobrang lungkot ko ay bumili ako ng isang bote ng alak at mag-isa ko yung ininom sa apartment. Nang malasing na ako ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na tawagan ng isa pang number ni Miguel. May sumagot naman kaagad pero hindi si Miguel kundi si Rhea. Sino ka? Matapang na tanong ni Rhea. Hindi muna ako nagsalita pero dahil siguro sa epekto ng alak ay naging matapang ako ng kaunti. Ako ang kabit ni Miguel. Nasaan siya? Gusto ko siyang makausap. Miss na miss ko na si Miguel. Medyo pasigaw kong sagot, Papa Dudut. Wow! Proud ka pa niyan ha? Alam mo ba na matagal na kitang hinahanap? Makilala ko lang talaga kung sino ka ay sisiguraduhin kong pagsisisihan mong kumabit ka sa asawa ko. Galit na bulalas ni Rhea. Sorry pero ako ang mahal niya. Bakit kasi hindi mo pa ipaubaya si Miguel sa akin? Naaati mong mahalin ang isang lalaki na wala nang pagmamahal sa iyo? Pang-aasar ko. At paano ka nakakasigurado na mahal ka ni Miguel? Kung mahal ka niya, bakit dito pa rin siya nananatiling umuwi sa akin? Tumigil ka na sa pag-iilusyon mong babae ka. Kasal kami ni Miguel at nakikihati ka lang sa kanya. O baka gusto mong magkademandahan pa tayo? Hindi ako nananakot. Gagawin ko talaga yan kapag hindi mo pa tinigilan si Miguel. Pampalipas oras ka lang ng asawa ko. Galit na tura ni Rhea sa akin. Hindi ko na kinaya ang mga sinasabi niya kaya pinutol ko na ang tawag at pinatay na ang aking cellphone. Napakasakit sa dibdib ng mga sinabi ni Rhea dahil na-realize kong yon ang katotohanan, Papa Dudut. Nakikihati lamang ako tapos ako pa ang nagmatapang nang magkausap kami ni Rhea. Ngunit hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa kay Miguel, Papa Dudut. Naging in denial pa rin ako na baka totoo ngang pampalipas lamang ako ni Miguel. At ang pag-ibig na sinasabi niya ay isang malaking kasinungalingan lamang. 2 buwan na simula ng huling beses kaming nagkita ni Miguel ay talagang miss na miss ko na siya. Natakot na rin akong tawagan siya dahil baka si Rhea pa ang makasagot. Hindi ko siya kaya sa totoo lang. Tapang-tapangan lamang ako pero si Rhea ay totoong matapang. Madalas na rin akong nagiinom dahil kapag lasing na ako ay nakakatulog kagad ako. Kahit ang trabaho ko ay apektado na rin. Ilang beses na ako na warning nga na kapag na-late pa ako ay mapipilitan na akong tanggalin sa aking trabaho. Hanggang isang gabi medyo nakakainom ako. Tinadtad ko ng text message si Miguel at sinubukan kong tawagan ang 2 niyang number pero hindi ko na makontak. Pumasok sa isipan ko na baka nagpalit na ng number si Miguel nang hindi niya pinapaalam sa akin. Mas lalo tuloy akong napraning, Papa Dudut. Hindi ko na nagawang pigilan ang sarili ko ng time na yon. At pikit mata akong pumunta sa lugar kung saan ay nakatira si Miguel. Mula tanghali hanggang gabi ay matyaga akong naghintay sa isang tindahan na malapit sa bahay ni Miguel. Wala akong ibang nasa isipan ng panahong yon kundi ang makita at makausap siya. Miss na miss ko na kasi siya, Papa Dudut. Wala na sa utak ko kahit makita pa kami ni Rhea. Wala na akong pakialam sa ibang bagay. Si Miguel lang ang nasa isipan ko ng time na yon. Siguro ay inabot ako ng 8:00 ng gabi sa paghihintay bago ko nakitang huminto ang sinasakyan ni Miguel na motorsiklo. Bago siya pumasok sa gate ng bahay nila ay mabilis akong tumakbo papunta sa kanya sabay yakap ng mahigpit. Wala akong sinabi sa kanya kundi miss na miss ko na siya at mahal na mahal ko siya. Nagulat ako nang malakas akong itinulak ni Miguel palayo sa kanya. Imbis na tuwa ang makita kong reaksyon niya ay inis at galit ang sumalubong sa akin. Miguel, hindi mo ba ako nami-miss? Ang tagal na nating hindi nagkikita, naiiyak kong turan sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka ba nag-iisip? Umalis ka na bago ka pa makita ni Rhea, pagtataboy ni Miguel sa akin. Hindi ko akalain na magagawa akong ipagtabuyan ni Miguel, Papa Dudut. Nagpumilit pa ako hanggang sa galit na galit na lumabas ng bahay si Rhea. Agad niya akong sinabunutan at pinagsasampal.
Kinaladkad niya ako palayo sa bahay nila at halos subaran na niya ako. Pinagmumura niya ako at sinabihan ng kung ano-anong masasakit na salita. Iniwanan niya ako na parang isang basang sisiw na iyak ng iyak. Ang daming taong nakatingin sa akin at hiyang-hiya ako. Umuwi ako sa apartment na puno ng pasa at kalmot. Oo, alam ko na pwede akong magdemanda pero hindi ko na yung ginawa pa. Naniniwala ako na merong karapatan si Rhea na gawin yon sa akin. Kung hindi pa siguro ako sinaktan at pinahiya ni Rhea nang ganoon ay hindi pa ako matatauhan, Papa Dudut. Doon ko na kasi na-realize ang kagagahan at katanghang ginawa ko. Kaya kahit masakit ay tuluyan ko nang pinutol ang ugnayan ko kay Miguel. Sa una ay mahirap at natutokso ako na kausapin siya kaya ang ginawa ko ay bumalik na ako sa mga magulang ko para mapalayo na talaga ako kay Miguel. Lumuhod pa nga ako sa harapan ng nanay at tatay ko at humingi ako ng tawad sa kanila. Tinanggap naman nila ako, Papa Dudut, at doon ako unti-unting nagbagong buhay. Bumalik ako sa pag-aaral at naging seryoso na ako. Maraming araw na ang nasayang sa buhay ko. Nakatapos naman ako sa college at nagkaroon na ako ng maayos na trabaho. Hanggang sa makilala ko na ang lalaking naging asawa ko sa ngayon. Sa kanya ko naramdaman ang pagmamahal na walang kahati, buong buo at hindi na niya ako kailangang itago pa. Ngayon ay masaya na ako sa piling ng aking asawa at anak. Alam niya rin ang madilim na bahaging yon ng nakaraan ko at wala akong panghuhusgang narinig mula sa aking asawa. Ang importante kasi sa kanya ay nagbago na ako at hindi ko hinayaan ang sarili ko na manatili sa ganong klase ng sitwasyon. Hanggang dito na lamang ang aking kwento, Papa Dudut. Sana ay may nakuhang aral ang mga babae o kahit lalaki na ngayon ay dumadaan sa pinagdadaanan ko. Sana ay makita ninyo na deserve ninyo ang isang pag-ibig na walang kahati. Lubos na nagmamahal, Yumi. Minsan nakakabulag ang pag-ibig. May mga pagkakataon na ang iba ay pinipiling pumikit na lamang kahit na mali ang paraan ng kanilang pagmamahal. Ngunit dapat nating tandaan palagi ang ating halaga bilang isang tao. Sabi nga, don't settle for less. Deserve nating lahat ang isang pag-ibig na tunay at kaya nating ipagmalaki. Hindi katwiran na tao lamang kaya nagkakasala o nagkakamali. Oo, walang perpektong tao at lahat tayo ay nakagagawa ng pagkakasala pero tayo ay tao rin na binigyan ng Diyos ng utak para makapag-isip kung ang ating gagawin ay mali o tama. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay puso ang pinapairal. Gamitin din natin ang ating utak at huwag pumasok sa isang sitwasyon. Lalo na kung alam mong meron kang matatapakang tao at masasaktang puso. At para sa kagaya ni Miguel, kung hindi ninyo kayang makontento sa isang babae ay huwag na lamang kayong magmahal. Marami lang kayong winawasak na puso at sana ay mapagtantunin nyo na mali ang inyong ginagawa at hindi nakakagwapo kung ikaw ay maraming babaeng niloloko. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Papa Dudut Stories.
Papa Dudut Stories.